Isa sa mga dahilan kung bakit tayo humihina at palagi ko yung binabanggit pati sa aking sarili. Bakit nga ba naboboring ang tao sa Islam, di ba? Dahil sa kasamaan at mga dumi ng puso. Dahil sa iba't ibang uri ng mga kasalanan. Andyan na yung shirk sa mga gumagawa ng shirk. Andyan na yung mga kasalanan, either malaking kasalanan, mabigat na kasalanan na siyang dumudumi sa mga puso ng mga Muslim. Unang mga tao, andyan yung bid'ah, andyan yung labis-labis na pagmamahal sa iba't ibang kinang ng daigdig at mga palamuti nito. Kaya't marami sa atin ang nabibigatan o di kaya humihina yung kanilang paniniwala, yung akidah, yung iman nila. Kaya isa sa mga nagpapatibay ng iman ng isang Muslim, yung tuloy-tuloy na pag-aaral. Na huwag ninyong iwanan itong pag-aaral. Wallahi, ang pag-iwan sa pag-aaral ay kabilang sa sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab na siyang da'wa ng lahat ng mga salaf, rahimahumullah ta'ala, an-naqidul ashir, ang ikasampung nagpapawalang bisa ng pagka-Muslim o nagpapakafir o nagpapamurtad yung hindi pag-aaral at pagsabuhay ng Islam. Bakit? Dahil tumutukoy yan sa pagtalikod mo at hindi pagmamahal sa iyong relihiyon. Di ba? Dahil kung mahal mo ang iyong relihiyon at mayroon kang pagmamalasakit sa iyong kabilang buhay, ibabalance mo ang iyong buhay eh. Hindi ka lang naghahanap buhay. Dapat ibalance mo yun. Mayroon kang paghahanap buhay at the same time, ipinagpapatuloy mo rin ang iyong pag-aaral. Kahit yung mga ulama ay nag-aaral din ng Islam. Hindi porket nakapagtapos tayo ng 2 taon sa Baguio o nakapag-aaral tayo sa Jami'a o sa University ng 4 taon o di kaya nakapagpatuloy pa ng masteral o kahit doctoral degree, ay doon na magtatapos yung kaalaman. Sapagkat ang kaalaman ay ibadah, uri ng pagsamba na kung saan minamahal ito ng Allah. Kaya nga, walang inutos ang Allah sa kanyang huling propeta na dagdag o pagdadagdag ng anuman liban sa pagdadagdag sa kaalaman sa relihiyong Islam. Wa qur rabbi zidni ilma. Ang pag-aaral sa Islam, ito ay susi natin upang makilala natin lubos ang Allah, upang maibigay natin sa Allah yung kanyang karapatan na tauhid at maiwasan yung salungat nito na shirk. O di kaya'y yung mga nakakabawas ng tauhid, kagaya ng shirk asgar at mga kasalanan, either malaking kasalanan o maliit na kasalanan, o yung iba't ibang uri ng bid'ah. O di kaya'y nakakawala o nakakatanggal talaga ng iman na siyang nagpapakafir o nagpapamurtad sa isang Muslim. Yung kufur, nifak i'atikadi, yung nifak sa puso na inihihayag niya yung kanyang pagiging Muslim, ngunit sa kailaliman ng kanyang puso, siya ay hindi Muslim. O di kaya'y yung paggawa ng mga bid'ah na nagpapakafir o yung bid'ah mukaffirah. Subhanallah. Kahit dahil dito, ang mga ulama rahimahumullah ta'ala, ginaya nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil kung tunay ka na salafi, sumusunod sa mga salaf, hindi mo iiwanan yung da'wa ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.